Ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine Navy, Lieutenant Colonel Omar Tonsay, handang-handa na ang tatlong mga barkong panggera ng Amerika at dalawang malalaking barko ng Pilipinas sa 17 CARAT exercises na gaganapin ngayong araw na ito ng Martes sa karagatan ng Sulu. Ang CARAT ay serya ng bilateral military exercises sa pagitan ng mga naval forces ng Estados Unidos at ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ayon pa kay Colonel Tonsay, kahit na may kakulangan tayo sa mga makabagong kagamitan, ay hindi naman tayo pahuhuli at hindi paiiwan ang hukbong dagat ng Pilipinas. Marami silang gagampan ng mga activities na at sea at saka sa on land. Sa dagat, magkakaroon ng naval maneuvers at tactical at doctrinal interchanges ng mga parehong navies. At sa lupa naman, magkakaroon ng maraming civil military operations activities kagaya ng community relations at mga medical missions. Samantala, ang sikat naval exercise naman ayon kay Tonsay, nalalahukan ng mga naval forces ng ASEAN ay makakatulong ng malaki sa koordinasyon ng pagpapatupad ng seguridad sa karagatan. Tama, ang purpose naman talaga ng sikat ay para mapaibayo ang kooperasyon ng mga navies sa parting bahagi nito ng karagatan hanggang sa Malacca Strait. Ang pangunahing layunin nito ay maibsan ng mga ma-address natin ang hamon ng terorismo at saka piracy sa karagatan. Wala ba tayo nakikita ng problema? Ang ibig ko sabihin dito, yung mga piratang dagat, hindi ba ito makakasagabal sa inyong isasagawang exercise? Sa katunayan, maganda ngang may dumating at ito talaga ang kanilang purpose ng nitong sikat upang ma-address ang problema sa piracy at transnational crimes, mga poachers, mga smugglers sa kahabaan ito ng vital sea lanes na kinakabilangan ng Pilipinas. Si Lieutenant Colonel Omar Tonsay, RH 911, Bing Formento ng DCRH Nationwide.